May rewards po ba sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay, may rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung walang police rewards. Yan. Lalo hindi na ho, police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Hindi po. Iba-iba po yung sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Uh-huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Forgive me for interrupting. Hindi, speaking of lingwahe. Sorry, sir. Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, thank you. Hindi tayo mag-intindihan. Mr. President, excuse me, sir. I am relating a conversation. Yes, po nagmumura. Mr. President, sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa tao. Unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. That is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. So, anyway, opinion na po yun. There's no right and wrong opinion. Yes, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating, ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw police, may death squad siya. Yun yung iniimbestiga nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon. Tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are for the record, Mr. correct, Chair. Ma'am. React, sir. Thank you, talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yung police. Kawawa yan. Wala yung sa Dama experience, Dabao. Ako. Imbestigahan ninyo ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Dabao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao. Ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo sir, alam ko. Panahon ng NPA, nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga police takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid. Nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo nandyan sa syudad natin, yung mga top honso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga Davao. Saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan.
Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente, Mr. Jet Squad. Mr. Jet? Salamat go ahead, kaayo, Senator Mr. Chair. Lisa. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is... Of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay nyo. Pero anong structure ng head squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? Yung, at sino yung pitong yon na miyembro ng death squad nyo? To fight crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi nyo, pat pitong tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure ng pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang teniente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung pitong iyon sa death squad niyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad niyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad niyo? Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. Yung sinabi po ninyong death squad, may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? So, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayaman yung mga... Maraming gago na mayaman sa Davao. Hindi ano pong koneksyon ng mayayaman sa Davao? Oh, gusto pumatay ng mga criminal. Because they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung because mayayaman they want rewards sa death squad? Yes, sir. Bago po yan. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi, ma'am. Sila si Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana kung pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay ayaw na. Ayaw kung marami. Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May huwag rewards po ba sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro. Kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung walang police rewards. Yan. Lalo hindi ng ho, police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Hindi po. Paiba-iba po yung yan. Sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Okay. So libre lang yung pagpatay. May remind the Senator, this is just an intervention. Sorry. I apologize, Mr. Chair. The time for Senator Estrada has expired. Senator Villanueva, for just an interjection. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, I've been here for more than 4 hours. And according to... the ground rule set by the chairperson himself, we will be staying here only until 4 in the afternoon. So,
we are very honored that our former president is here with us. Sir, thank you for being here with us, and I just noticed yung pong sinabi niyo po kanina, and I'm humbled and grateful na binanggit po ninyo, Mr. President, kanina na yung programa and war on drugs hindi naman perpekto, at sinabi niyo po na meron ding mga kakulangan at pagkakamali. May we know, just one question na Mr. President, kung kayo po yung tatanungin, Mr. President, ano po yung mga binabanggit niyo po kanina na hindi perpekto, may mga mali po, at ano po yung gusto niyong ibahagi sa amin bilang mga legislators to address these concerns, Mr. President. Thank you. Sir, hindi tayo nakulang sa batas. Kumpleto tayo. I've been once upon a time also a congressman, prosecutor, fiscal, lahat na. Dinaanan ko na lahat, sir. It is really the determination sa local officials. Alam mo kasi ang droga is a very dangerous ano. Kaya di as we are talking now, hindi perpekto itong ating bayan. May mga mayor na nasa droga rin, na yumaman dahil sa droga. Makikita mo naman yan eh. Mag-mayor. Tapos, sabihin mo, pagdating dito sa Maynila, may bahay na, maganda. Hindi lang nakikita doon sa probinsya, pero pag nakikita mo dito, kasi makilala, mayor rin kasi ako eh. Makikita mo, magagandang kotse. Mercedes-Benz. Hindi nga ako nakahawak ng kutsi na yan. Makikita mo, maraming, sir, may problema tayo sa droga. Alam mo kasi ang droga, pera. Madali, kaya pumasok lahat, pati pulis. Lahat, it permits the entire fabric of our society. We are talking here of extrajudicial killing, but there is more to it than you look beyond. Kasi it's not really in the killing. Madali yan, sir. Madaling isulbat. Only sabihin lang ng presidente na sa mayor. Kung ako. Mayor, lahat kayo, tawagin mo mayor. Ginawa ko yan. Tawagin ko, tapos mag-isang order. Tawagin ko sa Malacanã noon. Kinulong ko, tapos magsabi ako, ganito ang gusto ko. Kaya, pero ito ngayon, sir, maraming mayor na pumapasok sa droga. Kasi nga, pera. Kailangan nila ng pera para maganda yung buhay para sa kanya, pati mga anak, pati looking forward to fund the next election to stay in power. Ganon ang kultura ng Pilipinas. Hindi lahat. Maraming mayor na matitino. Pero marami dyan pumapasok sa droga or they are on the take for the money. Kaya tingnan mo lang kung hindi doon sa kanilang probinsya, dito mo tignan sa Maynila. Kasi ako mayor, kasi ako marami akong kilalang mayor. I cannot talk about the governors. Yung mayor lang, kasi may mayor Seligman kami. Kung makikita mo lang paglabas ng patatawag kami sa Malacanã, paglabas niyan, tinitignan ko lang yung mga kotse lang nila. Mercedes-Benz, gano'n. Hindi naman ako namilit, pero ako, sorry, Josep.
Thank you, Mr. President. Mr. President, yung binanggit niyo po, no, hindi ho perpekto, may mali. At ang una hong pumapasok sa isip niyo na mali ay yung binanggit niyo po, determination from the LGU side, Mr. President. Yes. And when you say determination from the LGU side, sila po ba kasama ho dito yung implementasyon ng nais niyong polisiya para durugin yung pong at i-address at talinisin yung mga drug syndicates, Mr. President? Sir, depende po sa karakter ng mayor. Kasi may mga mayor na, you know, yung complacent, tapos ayaw ng always looking forward to re-election. Ayaw ng gulo, ayaw magkakaroon ng problema. So itong mayor na kung gusto niya talaga mawala yung droga, ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila si Bato. Noong nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma-re-elected. Ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Patay kayo mga pulis. Ipapatayin ko kayo ulit. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na, ano, magpa-ano-ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin, patayin. Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So what I'm getting, Mr. President, is that yung imperfection noong ating programa na War on Drugs, nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito, dahil binabanggit nyo nga po, marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay ma-re-elect lang. Re-election. Hindi talaga durugin. Ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman, takot. Lalo na sa probinsya. Lalo na yung nagninegosyo ng droga, may mga baril, tapos may tao. Mr. Chair, with the permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, Senator Ontiveros is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all dapat ang nag-uphold niya. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Okay, Chair. Okay, ma'am. Ganito yan. Mabutit dumating ako dito. Pasalamat talaga ako. Para lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka-mayor, pagka-sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they are there, so many stories abound. Hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pagka nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag kayo, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am,
na hindi natin nakikita. Nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? All over. Mayors. All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. That is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, huminto ko pag hindi tutudasin kita. Yun ang lalo ng pulis. Ang init ng mga pulis. Pumasok yung pulis doon, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao nila, harapin ko, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, speaking of lingwahe, sorry sir, Mr. Chair, maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, thank Mr. You, Chair. Thank you, thank you. Hindi tayo magtintindihan. Mr. President, excuse me sir. I am relating a conversation. Hindi na po nagmumura. Mr. President, sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na natin hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi lang, sabihin ko kaya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumura sa... Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po namin. Well. Sige. Thank you, Mr. Chairman. Just one last because I sincerely appreciate, Mr. President, yung binanggit ng ating dating Pangulong Duterte na hindi perpekto, maraming mali, and binanggit po niya yung kamalian na nag-stem from the local government units, at binanggit po ng ating dating Pangulo na pati pulis may pagkakamali din. And I think it happened, nakita natin nung August 16, 2017, yung kay Kian De Los Santos. Mr. President, I was the one who first called for the investigation and filed the resolution here in the Senate about what happened doon sa Caloocan. And ang nangyari nga po dito, tatlong policemen, si Juarez, Pereda, and Cruz were found guilty of murder. They are sentenced to reclusion perpetua. Imprisonment of up to 40 years. Ganon din po yung nangyari kay Carl and Kulot de Guzman, neighbors from Cainta, Rizal. Ganon din po, no? Si former PO1 Jeffrey Perez was convicted by reclusion perpetua. Ito ba, Mr. President, yung binabanggit nyo na involved din minsan yung police? Ibig nyo po bang sabihin, yung mga police po na minsan gumagawa ng beyond doon sa dapat nilang tungkulin na gawin ay dahil sila rin ay involved sa droga? Correct. Correct. Alam mo kasi, ang pulis, hindi na yung papatay lang o baski sino lang dyang civilian. Bakit sila maghanap ng sakit ng ulo? Kaya yung mga pulis na nandyan sa... Itong mga pulis ngayon kikinig na sa atin, mabutit alam nila. Kayong mga pulis nasa droga sa sindikato, kayo ang dapat talagang... Kaya, maswerte, kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, ubusin ko talaga kayo. Bullshit ko. Thank you, Mr. President. Look, okay. Ganito kasi... You know, pag hindi ko kasi ginawa yung ginawa ko sa Davao,
isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung pag-progress ng siyudad. If I allow the criminals noon, kidnapping dito, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang siyudad, yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, wag mong gawin yan kasi papatayin kita. So, ang Davao ngayon, maganda na. Tapos naman sila lahat. Napatay naman. Wala naman siguro maragdag. Kung may gusto, de, sige. Alam mo, it's a matter of yung karakter iyo yan. Yung karakter ko akin. Yung views mo sa buhay iyo yan. Yung views ko sa buhay yan. Yung political agenda mo iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya pagtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, nabanggit mo kanina na Metro Manila mayors and then siguro mga highly urbanized cities yan. I'm so in the other places of the country na highly urbanized cities na involved sa droga. When you were president, sabi yung disciplinary action pwedeng ma-initiate sa office mo. So did we use the disciplinary provisions in the local government code to discipline the mayors of the highly urbanized cities under the office of sir, the president? Mahirap, sir. Mahirap talaga, sir, because una, matatakot talaga ang mayor. Especially dito sa Maynila. Puro sindikato dito. Kasali na ang pulis, sundalo, kriminal. Ang problema dito sa Maynila, sir, hindi mo malaman kung sino ang kalaban mo. Baka sabihin mo lang kriminal, sindikato, hindi mo alam pati pulis. Yung mga pulis, alam nila yan. Ito mga pulis nandito, yung mga pulis, alam nila yan. Na may mga tao sila na ganun. Ang problema, hindi nila basta-basta mapaalis. Siguro, i-isolate nila, i-assign nila ng duty na medyo mapalayo. But they can only do so much. Pero paglabas ng opisina yan, sir, may barrel, may authority, and they come into contact with criminals, yun ang problema ng bayan. Mr. President, did we use the disciplinary power or authority of the Office of the President over these highly urbanized city local government officials during your term, six years? Did you use it? Mahirap, sir, yung kung mayor. Yes, mayor. Against a mayor. Mahirap because yung word na due process, sir, yun talaga ang... I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso, due process, it would take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Kaya, hindi naman ako nagyayabang. Lahat naman tayo may init sa ulo eh. Pero, pag mayor ka, kung sabihin mo, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love siya ng tao. Sinasabi, hindi ko kailangan ang love ninyo. Just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Marami akong love sa labas. Nagla-love.
ang problema dito, sir, is when you are a mayor, dito na lang tayo sa mayor, pag hindi takot ang tao sa iyo. Kung sabihin mo lang, wag yan kasi por respeto si mayor. Respect is not enough. Dito sa Pilipinas, kung sabihin mo, wag natin gawin yan por respeto kay mayor. Ibang klaseng tao yan, sir. Medyo yung mga lasing-lasing siguro, papaputok-putok, yung malasing, bang-bang-bang. Huwag mong gawin yan kasi nakakaya kay mayor.